pokoknya selesai, Mas. Dali lang. Ay, hindi pa. Saglit lang. Kuya. Oo. Pauwi na kami. Kaso, si Ate Len nagpahatid sa sakayan ng bus. Saan? Sa tungko. Nagpa-drop siya sa sakayan ng bus sa tungko. Bakit? Ewan ko. Sabi niya uwi daw sa Cavite. Bayan, bakit hindi mo sinatid dito? Eh, nagpipilit man siya. Tawagan mo, tawagan mo. Wala nga akong number niya eh. Bakit wala ka number nun? Nagpalitan siya ng number, bago yung number niya eh. Ala, hindi ko rin alam number ni ate, kaya pala tinatawagan ko siya, bago na number. Kaya sinabihan ko kaya siya, bakit sa uwi ng Cavite, ayaw magsabi. Paano sa uwi ng Cavite, wala nga sasakyan dun. Ba, ewan ko sa kanya. Kasi dito kanina may mga pila ng bus eh. Ba't hindi mo kasi natin dito? Dito may sinundo, hindi mo yung natin dito. Sorry na. Pilit man siya. Ako. Binaba! Ala ka! Nagawa na po ni Janelle yung pinapagawa ko sa kanya na i-prank yung kuya niya. So, tignan natin yung reaction kasi nagbaba po siya ng telepono. Galit yun, mainit ang ulo. So, thank you so much! At salamat sa mga nakasakay. Hindi po sila maingay. Salamat! Pauwi na ako. Nasa Grand Cypress na ako. Nag-gate. Pauwi na ako. So, titignan natin kung ano naman ang reaction ni Alvin, ni Super Primo. And, let's wait. Pakiramdam ko. Nakita mo ba akong naglalakad? Hindi. Woo! Ano nga? Hindi nga. Ba't di mo alam yung number ko? Huwag mo sanang iisipin na papagod na ako. Di ako apurado, pero sa'yo ano ba? Gusto ko lang naman magkasigurado. Ano nalaman mo, pauwi na ako? Ba't mo binaba yung telepono? Matagal na panahon na kitang balak tanungin. May pag-asa ba ko, bakit di ko sagutin? Sabihin mo, ano pa ba ang dapat kong gawin? Bukod sa araw-araw, kitang dapat mahalin.